Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, so magandang araw mga ka-Powercast, pa-salud. Ito po ang Powercast Sports Podcast. Ang kakausapin natin ngayon ay isang boksingero na tingin ko ha, hinug na ito para lumaban sa malalaking laban sa flyweight division. At sa kasalukuyan, number 6 sa IBF at number 11 sa WBC. Pero bago ko pakilala yung aking guest, kailangan muna mag-subscribe ka. Tapos hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga uploads ko. At syempre, sagutin mo na rin itong question of the day, ha? Si Brian Viloria po ang isa sa pinakamagaling na light at saka flyweight ng Pinoy at nahawakan niya lahat ng world titles sa WBC, IBF, WBO, WBA. Anong moniker o anong tawag kay Brian Viloria sa taas ng ring? Comment nyo lang, madali lang yan, dapat alam nyo yan ha. Anong tawag sa kanya sa taas ng ring? At sasagutin ko yan sa dulo, okay? Pakilala muna natin ang ating guest for today. So, syempre, ala announcer, okay? So, ladies and gentlemen, ulit, part 2. Ladies and gentlemen, here comes the boom, boom, pow! Let me introduce our guest for today, wearing white and fighting in the flyweight division. His record, outstanding. 19 wins, 11 by knockouts with only one defeat. He is the fighting pride of Davao City. Put your hands together for the Cobra, Genesis Lebranza. Pare, kumusta ka dyan? Okay lang, sir. Okay lang. Ito, ganito, nangungulit ng mga boksingero halos araw-araw para may makausap naman. Pare, kumusta ka at nasaan ka ba ngayon? Nasa Davao pa rin, sir. Training lang sa gym kasi bawal na mag-jogging dito eh. Ah, okay. So training sa gym, bawal mag-jogging pero araw-araw training pa din. Oo. Bawat hapon, mga launa to alas 3. Parang ano, yung isang nakita kong video, parang hindi training to yung hiniram ko sa'yo, yung may binubuhat na... Nandun doon ka ba? Oo, nandun. Yung sa likod. Sa likod ka. Paano yung naisipan to? Papakita ko habang nagkasalita. Paano yung naisipan to? Kulitan lang. Kasi parang nagsawa na rin sa... pabalik-balik yung ginagawa sa gym. Nagkasundo kami magkakaibigan doon sa gym na, gawa tayo ng video. Ginawa namin yun. Okay. Buti naman, para mawala yung pag-aboard. Anyway, ha, napansin ko, pangalan mo, Doc Cobra. Si Donny Nietes, kakakausap ko lang ng isang araw, ahas. Pinakita niya sa akin yung ahas niya doon sa bahay, eh. Meron ko bang papakitang cobra sa akin? Wala. Natakot yung misis ko sa cobra. Lang yung yung ahas tulad na kay Nietes, okay lang sana yun kasi yung cobra delikado yun eh. Okay. Anyway, tanong na kagad kita pare ha, para alam ko ito yung inaabangan ng tao lagi eh. May schedule fight ka ba dapat at sino makakalaban mo? Wala pa kasi nag-time pa ako ng decision ni Coach Nonoy tsaka IP promotion. Sila na lang nagano lang schedule ko. Sa ngayon, parang wala pa ata. Nakintay pa na pabalik sa normal kasi parang malaking problema itong virus ngayon. Oo nga, malaki talagang problema. Kala ko sasabay ka ulit sa undercard ni Manny. Yun, hindi ko pa alam yun. Pero sana. Kasi dalawang beses sana ako mag-undercard sa kanya. Kasi yung unang undercard ko sa kanya, napusunod kasi nag-overweight yung kalaban. Oo. Kaya, sa pangalawa, natuloy na. Baka naman sa pangatlo, makuha ulit. Kasi panalo naman yung huling laban ko. Oo nga, kita ko nga panalo eh. Ano bang pakiramdam pag lumalaban ka sa undercard ni Manny Pacquiao? Siyempre, masaya kasi hindi biro yung yung Manny Pacquiao na kasabay mo sa laban. Tapos, kumbaga, yung crowd, iba na ba? Iba na yung level ng laban, venue, parang hindi nakatulad sa atin na parang kumari kung nasanay ka dito tapos magpunta ka doon, parang maninibago ka, magulat ka sa mga tao ba? Okay.
Okay. Pero pare ha, ito ha, nakikita ko, tinignan ko yung rating mo, nakarang ka na ha, sa WBC at saka IBF. Tingin mo ba, kailan ka makakalaban ng world level uli? Hindi ko pa alam yun eh, kasi si Coach Nonoy at saka si Sir Sean lang yung ano dyan. Pero magbibigyan lang ako ng malaking laban, si Kapat Nurgen, kasi yung inihintay ko eh, yung pangalawang chance bali. Okay, pare, ano ha, ito nga, may tumatawag kasi sa akin, nagulo tuloy ako, na nakita ko na lumabang ka rin dati sa world, ang nakalaban mo sa world, sa IBO ay si Maruti M. Talani. Natalo ka doon, ano ba, kumusta, malakas ba talaga tong M. Talani na to? Hindi naman masyadong kalakasan, ano lang, masipag lang talaga sumuntok, tsaka yun, laban namin ng parang, ano ba, parang muna, yung hindi pa kami naglaban, yung tingin ko sarili ko, parang pwede na kasi wala pa akong talo nun eh. Doon pag naglaban na kami, doon ko na-realize pala na hindi pala biro pag umabot ka na sa ganyan na level. Yung kalaban mo, wala kang makikitang negative na kahit kunti sa mata niya, sa galaw niya. Kumbaga, nagpapakita siya na irerespeto mo talaga siya. Yun ang mga karakter ng mga champion talaga. Ah, so in short, medyo in-underestimate mo ba siya ganon? O yung training mo, in-underestimate mo? Hindi naman ako nagbabalik sa training. Pero yung nalagay ko sa isip ko na, kayang-kaya ko na to. Kasi marami na ako may laban. Medyo marami na yung laban ko. Tapos tingin ko sarili ko, parang kaya ko na ba? Pero pagkatapos ng laban na yun, doon ko nasabi ko sarili ko, parang kulang pa talaga. Okay. Pare, itong si M. Talani, 37 years old na, pero ngayon, champion pa rin yan, IBF. Rematch, pwede kaya? Sa ngayon, pwede na. Pwede na ako mag-rematch sa kanya. Magandang laban na yan pag nag-rematch kami. Okay. Kasi, nung talo ko sa kanya, malaki ang tuntunan ko dun eh. Tsaka yung mga huling laban ko, lalo na yun, nakalaban ako sa Amerika. Parang, ang dami ko nang natutunan pa na kung ano talaga yung pagdating sa ganyan na level. Okay. Alright, maraming kang nakalaban after that. Wala kang talo kung hindi siya. Pero kung ikaw papipiliin, ha? Sino yung gusto mong makalaban? Meron ka bang target na belt o makalaban? Kung sa akin lang, mas gusto ko yung WBC na si Martinez. Okay. Martinez, Julio Cesar Martinez. Kasi gusto ko ng style yung laban niya eh. Yung ano talaga, yung bigayan talaga na laban, yung walang alas walang atrasan. Yun ang gusto kong kalaban. Okay. Ayoko nung ano eh, yung kalaban na takbo-takbo yun. Mapipikon ako nun. Pero speaking of mapipikon ka, speaking of laban na takbo-takbo, matanong lang kita ha. Siyempre si Manny Pacquiao may laban pa daw. Biglang nakikita ko nagte-training si Pacquiao, nagte-training si Floyd Mayweather. Gusto mo bang makita ba yung takbuhan ni Floyd Mayweather at saka ni Manny Pacquiao? Yung laban na yan, gusto mo makita? Pag naglaban sila ulit, siyempre gusto ko yung makita kasi hindi ano yan eh, parehas sikat yan eh. Tapos ano, talagang kumbaga mag-rematch sila, papatunayan ni Floyd yan na tinalo niya sa unang laban siya. So baka hindi na siya tatakbo sa sunod na laban. Ano mas gusto mo makita pare? Ginagawa niya eh. Anong sa tingin mong mas maganda, yung rematch ni Floyd o yung Floyd o yung Pacquiao versus Crawford? Mas gusto ko yung ano, yung Pacquiao versus Crawford. Kasi Pacquiao versus Mayweather, ano eh, nakita na natin yan eh. Pero mas gusto ko yung Pacquiao versus Crawford kasi ang daming daldal ng Crawford eh. Para makatikim naman siya. Makatikim siya ng suntok ng pabansang kamao. Pero sa tingin mo, sino talaga kaya ang makakalaban ni Manny Pacquiao? Eh, hindi ko pa alam eh. Kasi hindi pa naman sila nag-announce ng kalaban talaga niya. Yung Mayweather tsaka Crawford, parehas na nag-ano ngayon eh. Nagbigay ng motivo na sila yung makalaban. Okay.
Speaking of sa panlaban, ha, matanong din kita, nakasama mo na ito si Casimero, nakasabay mo sa training sa Amerika. Kumusta? Kasabay sa training ba ang isang Cuadro Alas? Tsaka si Inson kasama mo dito, kumusta? Okay lang. Ano, ang si Casimero, pagdating sa training, talagang ano yan, seryoso-seryoso yung pagdating sa training. Bigay talaga lahat pa. Tsaka, ano yan, pag oras na sa training, walang ano yan, walang biro-biro. Ganyan yan, seryoso-seryoso yan pa sa training. Pero pag tapos ng training, ang kulit niyan. Isang kwarto lang kami niyan eh. Okay. Ito pare, yung pare, yung sinasabi na iba na mayabang. Sa personal, hindi talaga mayabang yan. Mabait yan yung iba lang, hindi siya kilala. Yung karakter niya sa taas ng ring. Sa ano lang yan, sa taas ng ring yan, pero sa totoo, sa personal, ang bait yan. Ah, okay. Oh, ang gandang marinig yan para at least marami nagsasabi na masyado mayabang. Pero ito, isang tanong ko sa iyo, pare. Ha? Sa tingin mo ba, mas okay na maghintay na lang si Casimero kay Inoue? Or kasi nababalitaan na laban na lang siya kay Joshua Greer o ibang laban na lang kasi medyo matatagal lang yung laban. Ano sa tingin mo? Para sa akin, kung yun ang decision nila, yun ang mas nakakabuti kasi sila yung nakakaalam eh kung ano talaga dapat gawin do decision nila doon na ako kasi pareha kami ni Casimero eh promotion no decision nila yun doon din ako kasi sila yung mas nakakaalam nung anong dapat gawin eh. Okay. Tanong ko sa iyo ha, dahil hindi ko alam, nakasparing mo na ba to si Casimero? Oh, nakasparing ko na yan. Yung ang Casimero, magaling talaga itong miming, tsaka yung lakas niya, hindi biro yung lakas niya, pag nakatama yan, sigurado may paglalagyan yung Inoue na yan, pag nakatama yan. So, kunwari, matamaan ni Casimero si Inoue ng solid, anong mangyayari? May knockout pa rin, sir? May knockout pag tinamaan ng solid si Inoue ni Casimero? May lakas talaga yung Casimero, tsaka yung timing niya, tsaka, ang Casimero, hirap din tamahan kasi ang galing tumingin ng suntok. Anong prediction mo sa laban, pare? Yung dalawa? Ano yan, may knockout yan. Laban ni Inoue at Casimero, may knockout yan kasi talagang yung dalawang yan, Inoue at Casimero, mabibigat yan eh, malalakas yan suntok. Okay. Pare, yan, inaabangan natin yan kahit madelay. Anyway, ha, matanong ko, balik ako sa'yo, ha? Parang 6 na taong ka na yata nagwa-boxing at kay Coach Nonoy Nerica, tama 'di ba? Kay Coach Nonoy MP Davao. Pare, ano yung mga natutunan mo so far sa kanya at mahigpit ba na coach si Coach Nonoy? Si Coach Nonoy sa training talagang mahigpit siya sa training. Gusto niya pag nasa training ka seryoso talaga, walang biro. Tsaka bigay mo talaga lahat kasi yun ang sinasabi niya sa akin eh, sa amin, halos lahat ng boxer. Talagang pagdating sa training, bigay mo lahat kasi pag akyat mo sa ring, wala nang tutulong sa'yo dyan, ikaw lang mag-isa. Yun ang sinasabi niya sa amin. Meron ba siya mga pinagbabawal, yung mahigpit niyang pinagbabawal tuwing training or pag-boxingero? Yung mag-uyat, tapos hindi naman siya masyadong mahigpit talaga sa pagkatapos ng training, yung wala ng training. Hindi naman siya mahigpit doon. Sa training lang siya mahigpit. Pagsabi kami sa coach, pwede ba pagkatapos ng training, coach, masyal kami punta. Pumapayag naman siya. Gusto lang niya, pagdating sa training, talagang ibigay mo lahat pagdating sa training. Yun lang gusto niya. Okay. Natanong ko lang, ito maganda yung record mo ha. Yung iba, may mga boxingero akong nakausap na hindi ganun kaganda ang record. Pero ikaw, sa boxing career mo, meron bang punto na naisip mo na parang, uy, nakakapagod pala mag-boxing, gusto ko na huminto, or talagang decidido ka? Nag-start ako ng professional, 20 years old ako. Talaga, hindi pumasok sa isip ko na huminto ako ng boxing. Nung amateur pa ako,
naisipan ko noon na nag-aaral pa ako, gusto ko nang huminto kasi parang napagod ako eh. Pero naginto ako ng mga dalawang buwan. Hinahanap sa katawan ko yung ano eh, yung boxing talaga. Kaya umalik ko sa boxing, yun, nag-start ako ng professional. Hindi na mag-isa-isip ko na huminto ng boxing hanggang ngayon. Kasi para sa akin, ngayon, hanggat kaya ko pa, mag-boxing talaga ako. Kasi pag hindi na kaya ng katawan ko, wala na eh. Hindi na ako makapag-boxing. Mm. Simula nung una pa lang, MP ka na, di ba? MP ka na ba nung una? MP na. Dito na ako nag-start sa MP talaga. Okay. Alam mo pare, sikat na sikat yung MP promotion. Of course, dahil kay Manny Pacquiao. Eh, nagtatanong yung mga tao, lagi-lagi, basta pag may isang boxer na may problema, punta ka na sa MP. Ano bang meron sa MP? At parang gustong-gusto ng mga fan na lahat ng boxingero sa MP promotion. Sa ngayon, ang nakikita ko ngayon sa MP promotion, maganda yung ano nila, maganda yung kumbaga, pamalakad ng promotion, tsaka ang kagandahan sa MP din ngayon, pag pwede ka nang ilaban sa abroad, ano, madali ka makalaban kasi yung access ng MP promotion sa abroad, parang madali na lang ngayon. Kasi dahil kay ano eh, kay Senator Manny, tsaka yung presidente ng MP promotion ngayon, si Sean. Yun eh, madaling makabigay ng laban sa abroad, kaya yung boxer na pwede nang ilaban sa abroad na MP promotion, hindi na mahirapan makalaban sa abroad, dahil tulad ko, dali ko lang na yung kalaban sa Amerika, kasi kung tutusin, maliit yung timbang ko eh, pero hindi ko nakala, makalaban pala ako ng Amerika, makapunta ako ng Amerika. Okay. Pero anong advice mo sa mga tao, sa mga boxingero na gustong-gusto nila sa MP? Paano ba makapasok sa MP? Dito sa MP, tulad dito sa amin, sa Davao, ano lang, punta ka lang dito, mag-try out ka, pag makita ng manager ni, makita ni Kusunoy na pwede, dito ka na, stayin ka na dito, yan, tapos bibigyan ka ng laban dito, pag may schedule na promotion dito. Ah, ganun lang pala eh. So, punta sa Davao, try out. Okay. Dali lang. Dali naman, mag-try out ka. Yan lang naman. Tapos. Okay. Okay, so pare, Genesis, so nagpagkwentuhan nga natin yung paano mag-join sa MP promotion. Eh, ano bang quality ng boksingero sa tingin mo ang hinahanap nila? Anong klaseng boksingero? Actually, hindi naman ano talaga yan, nagsiselect talaga ng boxer na magagaling dito. Patulad ng ano, yung taro-umpisa pa lang, yung parang mag-start pa lang ng professional, nag-tryout dito. Hindi nang talaga, hindi ka magaling, hindi ka magaling, hindi naman. Dito kasi, ako, pumunta ako dito, hindi naman talaga ganito ako mag-dati. Na-improve na lang. Ano lang, talaga dinevelop na talaga ako ni Kusnonoy. Si Kusnonoy talaga yung nag-guide sa akin, nagturo sa akin kung ano ang i-develop. Kasi dati, naglaro ako ng mature. Kung alam kung ano yung alam ko, stop yun lang eh. Ano nakikita ko, yun ang ginagawa ko. Yung pagdating dito, dito ko na-realize, maliit pala yung mga subto ko. So, Kusnonoy na yung nag-correct ng mga mali ko. Okay. Pare, and the last two question ko, total, ayan ka na, malapit ka na rin sa taas. Eh, ano ba yung pinaka-inspirasyon mo sa boxing? At saka, pagkatapos mo sabihin inspirasyon mo, sabihin mo na rin yung mga pasalamat mo at saka mga mensahe mo doon sa mga tao na tumulong sa'yo, pare. Siyempre, inspirasyon ko ba na nagpa-boxing? Nauna yun. Maawang sa hirap yung pamilya ko at saka pamigyan ng gandang kinabukasan yung mga anak ko. Yung anong naranasan ko na hirap, hindi nila maranasan. Kaya ako nagsusumikap sa boxing. Hindi ako mga kapatid ko, gusto matulungan. Kaya, kung pala rin, kung pro champion, gusto ko rin makatulong sa ano, yung mga nangangailangan at tulad ng nangyari ngayon na dami, ano, dami, alos wala ng makain, yan. Gusto ko tumulong sa ganyan eh. Kaya lang, wala pa akong pera ngayon.
Darating din yan, pare. Darating din yan. Wag ano ka naman. Isang last message naman sa mga tao, sa mga fans na sumusubaybay sa'yo. Gusto ko pong magpasalamat sa ano, sa ano na, sa Lord. Ah, kasi wala tayo ngayon yung business niya. Pangalawa, sa mga tao sumusuporta sa akin. Sana pupuloy kayo magsuporta sa amin. Pagkasal niyo ako na malari. Pamilya ko, manager ko, sa lahat ng taga ano, taga sa amin, taga Kawatparan City. Napakasalamat ako sa inyo sa suporta niyo binigay sa amin. Okay, pare. Okay, salamat, pare, and thank you very much sa lahat. Sandali, kakausapin kita, ha? Alright, so, yan po ang ating kaibigan isa na si Genesis Lebrand sa, alam mo, nakakatuwa na yung mga boksingero ay nakakausap natin from Luzon, Visayas, Mindanao. So, I'm very proud of it na naging kaibigan ko itong mga ito. At wish ko dito kay Genesis Lebrand sa sana yung magtuloy-tuloy na yung karir niya sa boxing at feeling ko dahil nga nasa MP promotion siya eh mabigyan na naman siya ng isang magandang oportunidad at sana kung yung sunod na yun eh talagang maipanalo niya na at maging world champion. Bago ko tapusin itong video na to gusto ko muna sagutin ang ating question of the day. Ano bang tawag kay Brian Beloria, ang ating champion? Ang tawag po sa kanya ay Hawaiian Punch. Hawaiian Punch kasi taga Hawaii eh, na Filipino. Okay? So anyway po, salamat po sa inyo lahat. Kung hindi ka pa nang subscribe, mag-subscribe ka na please para lagi-lagi kang nakakita ng mga interview tsaka na, lagi-lagi tayo nagkukwentuhan. Okay? Anyway, salamat po sa inyo lahat. Pao Salud, Pao Ka Sports. Bye! Hi, my name is Pao Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. Podcast Sports.